tubig ay siyang nagbibigay buhay sa ating lahat. Maging sakaling itliit ang mga mikrobyo sa ating katawan, ay nangangailangan ng tubig upang mabuhay. Ngunit ano ang iyong gagawin kung ang tubig na ito ay ang magiging sanhi ng iyong kapahamakan? Kaya naman, samahan niyo ako upang ating tuklasin ang 15 pinakadelikadong tubig sa buong mundo. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag din pong kalimutang i-add ang aking Facebook account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, maraming salamat. Number 15, ang Romney March. Matatagpuan sa English Channel sa bansang Inglaterra, ang Romney March ay kilala dahil sa ganda at kahali-halinan nitong mga simbahan. Ang makulay nitong nakaraan, dito rin matatagpuan ang ilan sa pinakalumang pamayanan sa bansa. Maging ang mga simbahan ay saksi rin sa pinagdaanan ng lugar na ito. Ngunit binabalaan ang mga turista na kung nais na libutin ang makasaysayang lugar na ito, ay dapat manatili lamang sa tuyong lugar at kahit anong mangyari ay umiwas sa kahit na anong tubig. Dahil kung sino man ang sawing palad na malulublob sa kahit na gatalampakan lalim na tubig sa pag-aho nito, ay magugulantang na ang kanyang talampakan ay kinapitan na ng di mabilang na mga linta. Number 14, ang Blue Hole. Ang Blue Hole, o kung sa Katagalugan ay asul na butas, ay matatagpuan sa dahab sa bansang Ehipto. Sa pangalan pa lamang ay aakalain na na isa itong paraiso. Ngunit huwag pa dadala sa pangalang ito. Ang Blue Hole ay isa sa pinakadelikadong lugar para sa mga divers sa buong mundo. Ang butas na ito ay isang kuweba na may lalim na 400 talampakan o 400 feet. Hindi na mabilang ang buhay na kinuha butas na ito. Kaya naman isa pa sa katawagan sa Blue Hole ay ang Divers Cemetery. Ilan sa mga kadahilanan ng kanilang pagpanaw ay ang nitrogen narcosis o yung tinatawag nila na kakulangan sa hangin sa oras na ang diver ay nagtangkang umaho. Number 13, ang Lake Michigan. Hindi lamang ang Bermuda Triangle ang mayroong tila ba kakaibang pangyayaring nagaganap. Ang lawa sa Michigan ay responsable din sa mga hindi mabilang ng pagbagsak ng mga eroplano at ito ay hindi maipaliwanag. Ang ilan sa mga ito ay ang Flight 2501 na ituring na isa sa pinakagrabing plane crash sa kasaysayan. Ito ay kinasawi ng 58 pasahero. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ang mga pasahero kasamang lumubog ng eroplano. Napakadelikadong uri ng tubig ang lawang ito dahil biglaan na lamang na nakahatak ang current nito sa ilalim. Kaya naman marami din ang nalulunod sa Lake Michigan. Number 12, ang Bermuda Triangle. Bibihira lamang ang mga taong hindi nakaaalam sa kwento ng Bermuda Triangle. Makikita sa dagat Atlantiko, nahahati sa estado ng Miami, maging ng Bermuda at ng bansang Puerto Rico. Sino ang makalilibot sa napakaraming misteryosong pagkawala ng sasakyang panghimpapawid maging ang mga sasakyang pandagat sa lugar na ito? Ayon din mismo kay Christopher Columbus, ang taong nakatuklas sa bansang Amerika na sa tuwing daraanan niya ang lugar na ito, ang kanyang kompas ay tila ba nagloloko. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin kongkretong paliwanag kung bakit tila ba ang Bermuda ay isa sa pinakamahiwagang lugar na hindi kaya ang ipaliwanag ng ating maunlad na siyensya. Number 11, ang Lake Kivu. Isa ang lawang Kivu sa pinakamalaking lawa sa bansang Africa. Kung titingnan ay tila ba normal na lawa lamang ang makikita. Ngunit sa ilalim ng magandang lawang ito ay may patong-patong na carbon dioxide na 55 bilyong cubic metro. Matatagpuan din dito ang methane. Ang methane ay ang gasol na ating ginagamit sa ating kalan sa ating pagluluto. Kaya naman napakadelikado nito dahil kahit na ang isang mahinang lindol ay tumama sa lawang ito ay maaaring maglikha ng tila nuklear na pagsabog na maaaring kumitil sa buhay ng napakaraming tao na nakapaligid sa lawang ito.
Number 10, ang Dead Sea. Sinasabi nila na imposibleng malunod sa Dead Sea dahil nga sa alat ng dagat na ito. Ngunit ito ay mangyayari lamang kung ikaw ay nakatihaya. Ngunit kung sakaling ikaw ay di sinasadyang tumaob, ay imposible na rin ang pagtihaya. Kaya naman ito ay yung magiging sanhi ng iyong pagkalunod. Kaya naman ipinagbabawal ang paglangoy dito nang hindi nakikita ng lifeguard. Number 9, ang Lake Nyos. Matatagpuan ang lawang ito sa bansang Africa at naitanghal ng isa sa pinakadelikadong uri ng katubigan sa buong mundo. Ito ay sa kadahilanan na ang lawang Nyos ay literal na sumasabog. Kaisa-isang lawa sa buong mundo na sumasabog dahil sa ilalim nito ay matatagpuan ang magma o yung tinunaw na bato na naging lava. Isama pa dito ay ang carbonic acid ng taong 1986 ay naglabas ang lawang ito ng hanging carbon dioxide na kumitil naman sa buhay ng 1,700 katao at 3,500 nilang mga alagang hayop. Number 8, ang Lake Champlain. Ang lawang ito ay isa sa naging inspirasyon sa pelikulang Blood Lake, Attack of the Killer Lamprey. Ang lamprey ay isda na tila ba malaahas ang itsura, ngunit ang isdang ito ay sumisipsip ng dugo. Hindi lang kapwa isda ang sinisipsipan ito ng dugo, maging ang mga walang kamuang-muang na tao. Madalas na itatala ang insidenteng ito sa lawa sa bansang Briton. Sinasabi na nakakatakot pagtaas ng bilang ng mga lamprey, maging ang bilang ng pag-atake nito. Kaya mag-isip ng mabuti bago lumangoy sa katubigan, lalo na sa lawa ng Champlain. Number 7, ang Drake Passage. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng Timog Amerika at katimugang bahagi ng Antarctica. Napakadelikado ng lugar na ito dahil ang hampas ng hangin ay umaabot sa kasing lakas ng isang bagyo. Ang hangin dito ay pumapalo ng 80 kilometro. Ito ay nagdudulot naman ng halos imposibleng pagkakataon na makita kung saan papunta ang isang tao. Kaya naman napakadaling mawala sa napakalamig na lugar na ito. Isa pa sa katawagan sa lugar na ito ay Ship Cemetery. Kung tawagin ay libingan ng barko dahil hindi na mabilang ang mga barkong napalubog ng lugar na ito. Ito nga ay naitala magmula pa ng panahon ni Magellan. Maging magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil ang lugar na ito sa pagkuha sa mga sawing palad na mandaragat. Number 6, ang Horseshoe Lake. Matatagpuan sa California sa bansang Amerika, ang lawa ng horseshoe ay napakadelikado dahil ito ay naglalabas ng carbon dioxide. Ang CO2 ay talaga namang napakadelikado sa kahit anong nabubuhay, maging tao man o hayop. Kung mapapagawi sa lugar na ito ay makikita na walang kahit na anong punong buhay na tumutubo 100 metro mula sa lawa. Kaya naman kung mapapadaan ay napakaraming mga plaka at senyas na makikita upang palaan ang kahit sino man sa panganib na dala lawang ito. Number 5, ang Great Blue Hole. Matatagpuan sa kalagitnaang parte ng Amerika at parte rin ng Caribbean. Ang lawang ito ay hindi delikado dahil sa kemikal na maaaring malanghap o sa asid na maaaring tumunaw. Ang lawang ito ay panglima sa ating listahan sa kadahilanan na hindi mawari ang tindi ng alon sa katubigang ito. At higit sa lahat, ang nagiging mas delikado pa ay bigla na lamang sisirit pataas ang tubig. Ang lalim nito ay halos hindi rin masukat. Ngunit ganun pa man, ang Great Blue Hole ay dinarayo pa rin ng mga dahil sa angkin itong kagandahan, lalong-lalo na sa mga taong mahilig na mag-dive. Number 4, ang Rio Tinto. Ang Rio Tinto ay matatagpuan sa bansang Espanya. Ang tubig na ito ay nagtataglay ng purong tangso at maging ng iron. Nagkaganito ang tubig na ito dahil sa matinding paghukay sa paligid nito. Maaaring bisitahin ang ilog na ito, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang paliligo rito. Napakarami ring bacteria ang makikita sa tubig na ito. Kaya naman, ang tubig sa ilog na ito ay halos kulay pula, kulay tanso.
Number 3, ang Lake Natron. Walang kahit na anong klaseng hayop ang nabubuhay sa lawang ito, ay pinagbabawal din ang paliligo rito. Ito ay sa kadahilanan na ang temperatura ay 48 degrees Celsius ang init. Nababalot ng tila asin ang ibabaw nito. Ang pH level dito ay 10.5. Kaya naman walang kahit na ano ang nabubuhay sa lawang ito. Ito ay matatagpuan sa Tanzania. Kaya nitong tunawin ang balat maging ang balahibo ng sawimpalad na hayop na maliligaw at maliligo rito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay tila hindi naman tinatablan ang mga ibong tinatawag nilang mga flamingo. Kaya naman ito ay isa sa kanilang napili maging tambayan. Number 2, ang Jacob's Well. Matatagpuan sa Texas, sa bansang Amerika. Ang Jacob's Well ay hindi isang ordinaryong balon na itanghal na isa sa pinakadelikadong diving cave sa buong mundo. Ang Jacob's Well ay natural na napuo. Ito ay tatlong talampakan ang bunganga. Sa oras na makarating naman sa ilalim nito, ay makikita ang salasalabat ng mga napakalalaking mga kuweba. Napakarami ng buhay ang kinuha ng balon na ito. Sa ilalim nito, ay makikita ang karatula na nagsasabing, "Tumigil, iwasan ang iyong kamatayan, huwag nang magpatuloy." Ito ay babala sa mga diver dahil ang balon na ito ay naging sanhi ng mga hindi na mabilang na mga diver na kahit kailan ay hindi na umahon mula sa Jacob's Well. Number 1, ang kumukulong lawang. Ang lawang ito ay matatagpuan sa Dominican Republic sa isa sa kanilang national park. Sa pangalan pa lamang ay malamang nahulaan nyo na kung bakit ito ay isa sa pinakadelikadong uri ng tubig sa buong mundo. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglangoy o paglapit sa lawang ito. Ang masaklap, ang lawang ito ay hindi mo mapapansin na kumukulo. Ito ay dahil may panahon na ito ay payapa at malamig, ngunit walang senyales at walang badya ay biglaan na lamang ito ay kukulo sa init na naitala ng 91 degrees Celsius. Ang pagkulo nito ay dahil sa mainit na hangin inilalabas ng lava na malapit mismo sa bulkang katabi nito. Kaya naman kahit na anong mangyari ay pinapayuhan na huwag lumapit at maligo sa napakadelikado boiling lake. Ang ating kalikasan ay talaga namang napakaganda na kamamangha at napakamisteryoso. Atin pong ingatan ang ating kalikasan upang ang mga susunod na henerasyon ay may pagkakataon pa upang ito ay masilayan. At yan ang 15 sa pinakadelikadong tubig sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa isa ko pang channel. Ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out!